Hi guys! Hi class! Hello everyone! Kumusta po kayo? At ngayon po ay meron akong kunting video lesson dito, tutorial about major scales in music at marami pang iba. So, una alamin muna natin kung ano yung scale. So, scale in music is a set of notes that are ordered by pitch. Yan. Ito po ay naka-order. Ang tawag po dito ay ascending order from lower C up to higher C. Okay? So, mamaya i-discuss ko yung pitch name nito, yung mga pitch na yan, kung ano yung kanila pong name, no? Sa bawat lines, ano yung kanilang functions, kung ano yung pangalan nila dyan. Okay, so ito yung mga pitch names po. We have E, G, B, D, F. Kung mapansin mo po yung ang tawag po dito sa may 5 lines and 4 spaces, ang tawag po dyan ay staff. So, ngayon kapag may G clef po na nakalagay, ito tulad nito, may G clef po na nakalagay dyan, ang tawag na po sa kanya ay treble staff or G staff, which means kapag ang nakalagay ay treble clef or G clef, ito po yung kanya mga pitch name. Yan, every good boy does fine. Yan, so E sa bawat lines, sa 5 lines na ito ay mayroong E so, sa first line, the second line is G, third is B, fourth is D, and then F. Yan po yung mga pangalan niya, no? Every good boy does fine, para mas madaling niya maalala, no? And then, dito naman po sa spaces natin ay madaling maalala lang din kasi siya po ay face. The word face, yan. Unang space po ay F. The second space is A. Then third is C. Then the fourth one is E. Yan, kaya pag tinignan mo po dyan, yan po ay nabubuo yung salitang face. So, yun po yung pitch name po nila. Okay? Sa lines and F. So, minsan, meron po kayong mapapansin dito na lumagpas po sa line and spaces po. Ang tawag po naman dito ay ledger line. Okay? Ledger line po yan, class. Lagpas po siya. Ibig sabihin, that is ledger line. And then, ito naman ay space ulit. Space po yan, nandyan lang siya sa baba. Okay? Huwag po tayo man dito. Basta, mamaya, ipapaliwanag po natin yung mga yan. So, ano ba yung major scales? The major scale is one of the most commonly used musical scales, especially in Western music. It is one of the diatonic scale. Like many musical scales, it is made up of 7 notes. The 8th duplicates the first at double its frequency, so that it is called a higher octave of the same note from Latin octavus, the 8th. No? Then, the simplest major scale to write is C major, the only major scale not requiring sharps or flats. So, explain ko lang ito na konti. Pag sinabi po natin major scales, yun nga, sinasabi natin ito ay diatonic daw. Pag sinabi natin diatonic, tinawag siyang diatonic kasi mayroon siyang 7 notes. Na wherein, sa 7 notes na yun, mayroon doong whole step na 5 at saka 2 lagi yung half step. Okay? So, 2 lagi yung half step. So, mamaya po, explain ko po yung sinasabi ko na to. At tinawag naman siyang octave, yung pinakalas na nota. Okay, yung the last note. Tinawag siyang octave, or in Latin word, octavus, meaning ikawalo, no? Which is nadoble yung kanyang frequency. Kung mababa yung do, pagdating sa last ay mas mataas na yung do. So, naging nagdoble siya. So, tinawag din siyang, kung familiar kayo sa octopus, di ba sa science, yung octopus ay mayroong tinawag siyang octopus because of the 8 tentacles, octa, ba? Diba? Octopus means 8 yung kanyang mga galamay, parang ganun yung tentacles niya. So that's why we call it octopus. Ganun din sa music, ikawalo, may 8 nota. Kaya pag binilang mo ito, starting the lower do, going to higher do, yan po ay 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaya po siya naging octave. Pagdating dito sa taas, mas mataas siya. Higher do kung ito. Do. Mas mataas itong sa taas. Okay? So, mamaya alamin natin yan. So, ano naman yung key signatures? Kung familiar kayo sa key signatures, itong image na to, yung dalawa, yung sharp, and then yung tinatawag natin flat. So, when you say key signatures, these are sharps or flats placed or seen before the time signature. Ito po yung nakikita po natin doon. Okay, example. Example dito, meron kayo nakikitang sharps at mamaya may makikita kayong flats din doon sa iba pang major scales natin. So, i-discuss ko po muna isa-isa kung ano ba yung major scales. Ano ba yung C,
major scales. Start muna tayo sa C major scale, bakit siya tinawag na C major scale, anong katangian meron siya, anong tunog meron siya, mas mababa siya compared sa other or hindi. Okay, let's start sa major scale, sa C. Okay, pag sinabing C major scales, it is the most common, no? Pag sinabing ganyan, most common siya, common na example ng diatonic. Notice, because that all notes are placed on the white keys of the piano. No accidental signs are needed because it follows whole step, half step, whole step, ganun. So, mapansin nyo dito sa keyboard natin, sa keys, lahat ng nota ng pitch name ay nakalagay sa white keys. So, meaning, wala siyang sharps at wala siyang sharp. Wala siyang sharp at wala siyang flat. So, wala siyang key signature na ganun, no? So, itong C major scale, common siya. So, nag-start siya sa C, laging tatandaan, nag-start sa C, at nagtapos din siya sa C, na ito yung tinatawag kaninang the last duplicates the first. Meaning, into a higher frequency, no? Yung kung do yan, pag kinatawag, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, 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 mas tumaas siya na konti. Mas tumaas siya into na doble yung kanyang frequency ng tunog. So, ganun yung ibig sabihin nun kanina sa definition natin na the eighth duplicates the first at double its frequency. So, ganun yung nangyari, nagdoble yung kanyang tunog. Kaya kung dito, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ti, la, so, fa, mi, re, do, mas mataas yun, te. Mas mataas siya ng nagdoble yung kanyang frequency. So, kung titingnan natin, dito naka-align naman siya sa yung do niya sa C, sa keyboard natin. Ang tawag nga pala dito ay solfege or solfejo natin. Yung do, re, mi, fa, sol, la, dito. Solfege or solfejo. Ayan. Tapos, itong C, letter note siya. Pitch name, letter note. Nandyan po siya. Ayan, nakatapat siya sa keyboard. Kung mag-aaral ka ng keyboard o ng piano, mas madali mo na siyang ma-identify kung ano yung C, anong, saan dyan yung C, saan yung D, di ba, sa nota. Then, masusundan mo siya ng kamay mo. Meron din yan sa finger, meron siyang mga numbers. Ito po. So, bali, tingnan po natin, we'll look closer into the C major scales. So, bukod wala siyang sharp at wala siyang flats, dito na symbols. So, ano pang meron? Mapansin nyo may ledger line nga. At, nagkakasunod-sunod yung kanyang letter. So, ibig sabihin, naka-alphabet siya, alphabetical order siya. Pagkatapos ni C, automatic susunod si D. Then, E, F, G. Hanggang G lang po, wala ng H. Then, balik tayo sa A, B, C. Iikot lang yan. Then, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C. So, parang ganun lang siya, umiikot lang siya sa walong nota. Pero nakakabuo siya na napakarami at napakagandang kanta. Okay? So, tuloy natin ulit. Yung C major scale po ay nag-start sa C at nagtapos sa C. Walang flat and sharps. Lahat siya ay nasa white keys ng keyboard kung titingnan natin. Kasi wala nga siyang flats and walang sharps. So, titingnan natin. Yung tinatawag naman nating whole step, half step na nakalagay, no? Dito sa C major scale from C to D, ang tawag po dyan ay whole step. Okay? Whole step. Yan, WS. Whole step. From D to E, whole step din po. Pero from E to F, yan po ay tatawag nating half step. Then from F to G, G to A, and A to B, ang tawag po dyan ay whole step. And then from B to C, half step. Ngayon, kung titingnan natin yung sinasabi dito, diatonic scale siya dahil meron siyang 7 notes at mayroon siyang 5 whole step at 2 half step. Laging magkakasama po yun. So, dito, whole step siya. 1, 2, then 3, 4, 5. 5 na whole step. While yung half step natin, 2 lang. Ito lang yung E to F and B to C. Kaya siya tinawag na diatonic scale. So, remember that ha, kahit dito sa nota natin, from C to D, D to E, and E to F, dito na sa E to F, half step na siya. Yung C to D, D to E, yan ay whole step. Yan po. While dito naman sa F to G, G to A, and A to B, lahat yan ay whole step. While itong B to C, siya po ay half step.
Ayan, so tuloy tayo. Ngayon, mapapansin po natin ano naman yung D major scale. Si D major scale, mayroon na po siyang tinatawag nating key signature. Mayroon na po siyang sharps, mayroon na po siyang dalawang ganon, dalawang sharps. Ano ba yung mga sharps niya? Okay, mapapansin po natin dito, nakikita po natin yung sharps. Ito po yung purpose ng ating black keys. Kaya po may black keys sa piano or sa organ or sa piano po, may black keys. Yan yun po, dyan po na natin tinitipa or tawag nito, nilalagay yung ating finger kapag may nakikita po tayong symbol ng sharps and flats. So this time, titingnan natin, pag sinabi nating D major scale, D, kasi nag-start po siya sa D, and also nagtapos siya sa D, at na-double ulit yung kanyang frequency, mas tumaas yung D. Okay? So start natin, D, E, F, G, A, B, C, D. So kung nag-start siya sa D, susunod po dito sa line ay E, diba sa pitch name natin kanina, ito ay E, and then F, G, A, B, C. C yung space na to, and then D. Kung titignan mo yung scale, may mga one step lang sila, tsaka whole step, tsaka half step. Wala pong double whole step, ano? From D to E, yan po ay whole step. E to F, whole step. F to G, ito po yung half step natin. Okay? Half step po yan. Half step. While from G to A, yan po ay whole step. A to B, whole step. B to C is whole step. And C to D is half step. So remember, mayroon naman tayong ulit 1, 2, 3, 4, 5 na whole step at mayroon ng dalawang half step. So kaya again, tinawag siyang diatonic. Okay? At remember, mayroon na po tayong dalawang sharp. Yung F tsaka yung C. Tawag na dyan, F sharp and C sharp. Kaya ano yung key signature nila? Yan ay nasa F sharp and C sharp. Yan ay nasa D major scale. Pag sinabing D major scale, kahit walang nota dyan, no, mapapansin nyo lang ito, yung starting point natin na nakalagay yung sharps. Ma-identify mo na siya, you can tell na ito ay nasa D major scale. Kasi kung ifa-familiarize lang po natin yung mga symbols ng sharps and flats, we can tell na ito ay nasa D major scale. Key of D, because of this key sharps, key signature na sharps, na F sharp and C sharps. So ano ba yung sharp? Pag sinabi nating sharp, ito po ay one half higher than the original tone. Ano? Kung ano yung tunog niya, one half higher lang. Halimbawa, dan, tumasan na siya unti. Do, pagkakan. Do, re, mi, fa, 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 pagkakan, diba? Do, re, do, re, diba? May mga tunog dito. Na, 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 flat naman yan. Na, 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 na. So, parang ganun. So, nagbabago siya ng kalahati sa original na tunog niya. That makes it sharp na po. Tuloy natin. Ano naman yung E major scale? Parang paulit-ulit lang po. Pag E, nag-start siya sa E at nagtapos din po siya sa E. Yung ating tinatawag na E major scale. But this time, mapapansin po natin, mayroon po tayong napapansin na apat na sharps. Yung kanyang key signature po ay F, G, C, D. Mapapansin nyo siya, di ba? Yun yung mga nasa E major scale at ito po ay may key signature na F, G, C, D. Ito yung mga sharps na mapapansin natin. May apat siya. So, from, tingnan naman natin, from E to F, siya po ay whole step. F to G ay whole step. G to A, siya po ay half step. And from A to B is whole step. B to C is whole step. C to D is whole step. And D to E is half step. So, yun po yun. So, ulit, may limang whole step at may pitong half step. Okay, so this time, dito naman sa taas, ano ba yung tunog niya? So, kung E, nag-start siya sa E, mas mataas ito kumpara sa D, di ba? Yung starting point natin. E, F, G, A, B, C, D, E. So, kung titingnan natin, yung kanina, yung original talaga, yung sa common, di ba? Sa, dito sa C major scale po, yung common niya is Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Yun yung common niya. Ngayon, kung ito, papalitin natin ang re nito, di ba? Do, re, then start natin sa do, yung re magiging do, do, re, do, parang ganun, di ba? Do, re,
Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Mas mataas siya kumpara dito sa C major scale. Then dito sa E major scale na tinatalakay natin ngayon, kung start natin dito sa do, 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 re, mi, diba? Do, re, mi, yung mi gawin natin do. Do, re, mi, do, re, mi, fa, diba mataas siya. So, mas mataas siya compare doon sa ibang scale. Pataas siya ng pataas. Pag E major scale, okay lang naman. Okay? Then sa F, mapansin nyo, nag-start siya naman sa F, nagtapos sa F. Kaya po siya tinawag na F major scale. Okay? Dito, mayroon na po siyang flat. Kanina, puro tayo sharps. This time po ay flat tayo. Ito yung kanyang key signature. May isang flat, which is yung black key na to. That is B flat. B flat, ang B yung naging flat. B flat po yan. Nag-start sa F. Nagtapos din po siya sa F. Okay, so kung titingnan natin, from F to G, that is whole step. And then G to A, that is whole step. And A to B, A to B is half step. Okay, half step po ito, yung A to B, that is half step. And B to C, whole step. C to D is whole step, D to E is whole step. Whole step po yan, and E to F, is half step. Okay, E to F is half step. Ngayon, ano yung key major scale niya? That is F major scale. Ano yung kanyang key signature? Yung B flat na nakikita natin. So, ito yung B flat kasi ito yung B, 'di ba? Mapapansin niyo po yung B at saan nakalagay yung flat na symbols po natin. Ito yung B natin na sa third line, 'di ba? Yung sa pitch name natin. At saan nakalagay yung B flat? Dito siya mismo nakalagay sa third line. Kaya ngayon siya ay nasa B flat. Or sometimes, huwag kayo malito kasi yung signature, key signature na yun, sometimes nilalagay siya, hiwalay, o hindi siya nakalagay dito sa umpisa, or katabi ng G clef. Minsan dito siya katabi niya mismo, no? Or nakalagay yan yung B flat, katabi niya. Or sa ibang nota, kung may sharps man, katabi niya nakalagay doon. So may mga accidental na key signature na minsan na ando nakalagay sa iba't ibang nota, no, magkahiwalay. So, ibig sabihin, kapag may nakita kayong halimbawa may sharp dito, ang gagawin nyo sa nota na E, isa sharp mo siya. Or kung may nakita kayong sharp dito sa may C, accidental ano, mayroon na nandyan, isa sharp mo siya, yung C. Kaya hindi mo siya tugtugin as natural, kasi may natural symbol din. Itutugtugin mo siya as sharp, meaning mas half higher than the original tone niya. Ano naman yung flat? Kanina sinabi ko yung sharp is higher than the original tone. Excuse me po. And then yung isa naman po ay half, yung flat po ay half lower than the original tone. Kung ang tunog niya ay do, re, mi, fa, sol, la, yung la, pababa siya ng unti. La, ganun. So, ibig sabihin that is flat. Hindi ko lang matugtog, wala po tayong keyboard ngayon dito. So, mas maganda sana i-play ko siya sa keyboard. So, mas maganda ganun, no? Pero yung flat talaga is one half kalahating baba, no? One half lower than the original tone ng nota na yan. So, sa G major scale, meron po tayong signature dito, yung F sharp. Yan, yung F sharp po natin, di ba? Sa atin pong kanina sa ating pitch name, yung F na to, F yung line, di ba? Huling line na yan, F. Every good boy does fine. So, F siya. May minsan dito yung F din sa spaces, no? F-A-C-E. So, kapag titingnan mo siya, yung F na to, ay meron po nakalagay na sharp sa line na yan, sa last line na yan, which is nandun yung F. So, pag titingnan po natin dito yung F na yon, yung may key signature na F, siya po yung sharp. Yan, G major scale, okay? Siya po yung sharp. So, remember this, pag G major scale, nag-start sa G at nagtapos din sa G. Pero huwag kayong malito kasi may mga kanta na hindi nag-start sa G pero mayroon po siyang isang key signature na sharp dito, yung F sharp. Pero hindi sa simula, hindi mo nakita na nag-start siya sa G. Huwag po kayong malito ng ganun. May keys talagang ganun, pero minsan. Kaya sabi ko sa inyo, titingnan nyo lang yung symbol na to. Malalaman, ma-identify mo na siya kung siya ay nasa G major scale or anong scale siya.
Okay, so mamaya magbibigay po ako ng example na ganun. Okay, so next, sa A major scale ulit, scale yung pinag-uusapan natin, nag-scale siya, eskala. Ito po ay from A to A. Okay, A, B, C, D, E, F, G, A. So, nag-start siya sa A, nagtapos sa A. That makes it major scale. Okay, yung eskala niya. At siya po ay, kung titingnan natin, mayroong tatlong sharps. Mayroong tatlong key signature, which is the C sharp, F sharp, and G sharp. Yun po yung kanyang mga sharps. So, pag may nakita po kayo sa song or sa musical piece or sa song sheet, music sheet, may nakita kayong ganyan, may tatlong sharps, meaning, ma-identify mo na agad, A major scale ito, kahit di siya nag-start sa A. Okay? And then, meron siya kasing tatlong sharps na makikita kayo. So, basic lang po yan. Mayroon, pero, laging po tatandaan itong mga ganito. Meron pang mas complicated na mga explanation at mga gawa sa A major scale. So, itong major scale na ito ay basic lang po siya, no? So, A to B is whole step, B to C is whole step, C to D is half step, and D to E is whole step, E to F is whole step, F to G, whole step, G to A is half step. So, ito, tsaka yung G to A, dalawa po siyang half step sa A major scale. Tuloy po tayo. Kung walang question dyan, no? Sa B major scale na tayo. Ito naman, mapapansin mo halos lahat na sa black na, majority ay puro sharps. So, mayroon tayong limang sharps or limang key signature, which is C sharp, D sharp, F sharp, G sharp, and A sharps. Yan. So, nag-start siya sa B. Sobrang mababa na, no? Kanina may ledger line na C. Siyempre, tatandaan nyo rin, pag galing siya sa C, bago mag-C, ano muna? Kung, di ba, gagawa kayo ng major scale, no? Bago mag-C, ano muna? Alphabetical order. Siyempre, si B. So, konting, whole step lang siya. Isang step lang. One step lower, no? C and then B. Kung ito ay T, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti. T, di ba? Ganon, okay? Then, dito naman, sa keyboard, dito siya nag-start. Ito, itong B na to. Yan, dito yan makikita. Ito, yan. Then, C, D, E, F, G. Tandaan nyo ha, 5 sharps, 5 key signatures, 5 sharps. Ang kanyang symbols dyan, musical symbols, yan ay B major scales. Okay, so bigyan ko po kayo ng example. Sabi ko kanina, what if mayroon lang po kayo nakikita ang isang sharps dito na nakalagay dito sa line na to, dito sa line na to, sa F line. Ano ngayon yung kanyang major scale? Anong major scale yan? O anong key signature niya? Okay, yung key signature niya, syempre, yan ay nasa F sharp. Diba, ano yung sharp niya? Anong key signature niya is F sharp. Nandito siya nakalagay, eh. Diba, sabi ko kanina, ito yung E, every good boy does fine. Ito yung F, diba? Sorry, this is F. So, dito, naka-attach po siya dito yung sharp, kaya siya F sharp. Yung key signature niya is F sharp. So, ano nga yung, kung lalagyan po natin siya ng major scale, anong major scale siya? Kasi meron lang siyang isang sharp. Balikan natin. Kapag may isang sharp lang daw, which is yung F sharp, siya ay nasa G major scale. Okay? Nasa key of G. Key of G po siya. G major scale. Okay? So, ayun po. Yung isa lang sa halimbawa. Pero ano naman, halimbawa, kung meron tayo nilagay dito isa pang sharp, F sharp, tapos may isa pa dito sa C. Anong major scale siya ngayon? So, may key signature siya na C sharp, at then may F sharp. Ano po siya? Siya ay nasa D. Babalikan natin, siya po ay nasa D major scale. Diba? Dalawa. Siya po ay nasa D major scale. So, ayan lang po. Kung may question po kayo, mag-comment down lang sa aking sa comment section po. At ayan po, ito lang po ay para po sa mga this video lesson is for para lang po sa karagdagan, no, sa module po natin. So, maraming salamat po, guys, and keep in touch lang po sa channel ko, at marami pa po ako ipo-post regarding po sa lesson at makakatulong po ito. Then, kung magaling ka naman na sa music, you can post in comment sections para din po sa may matutunan din po kami. Okay? So, thank you so much, guys, and goodbye.